We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos niyang aram na imbag amale, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang barangay chairman ng poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Siyang sigaw ng mga naiwang kaanak, mga kaibigan at kakilala ng 60 taong gulang na barangay chairman na pinagbabaril sa barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Patay matapos pagbabarilin gamit ang caliber 45 na baril ng hindi pa nakikilalang mga suspect si barangay poblasyon chairman Melinda Tonet Murillo. Kwento ng kapatid ng biktima mula sa barangay hall, pauwi ng punong barangay sa isa pa nilang bahay sa barangay Tubag sakay ng kanyang SUV. Ilang metro na lang ang layo mula sa kanilang bahay nang bigla na lang siyang pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang sasakyan. Blanco ang mga kaanak ng biktima kung sinawang nasa likod ng pamamaril at kung anong motibo sa krimen dahil wala naman daw banta sa buhay ang biktima. Insak kami lahat dahil lahat. Hindi namin in-expect nga na ganoon. Wala kaming alam na threat or kaaway niya. Talagang masahol pa sa hayop eh. Dahil ang hayop may ano pa eh. May ritual pa or maganda eh. Ito sa kanya talagang karumal-dumal. Activated ng Special Investigation Task Group o SITG Murillo na tututok sa kaso, nagsasagawa na rin ng review at backtracking ng CCTV footages habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga salarin. Merong lumalabas kasi na mga iba't ibang anggulo dito sa ongoing natin na investigation na hindi pa natin mapipinpoint kung saan po yung masasabi natin motibos. Samantala, binigyang linaw din ng otoridad ang video na kumakalat sa social media kung saan makikita ang isang ambulansya na tila nauna pa sa crime scene bago pa man ang umuri pamamaril sa biktima. Yun yung maririnig na parang putok is yun po kasi yung binabasag yung salamin ng sasakyan ng ating biktima is because naka-auto lock yun. Kaya hindi mabuksan, hindi siya matransport kung hindi gagawin yun. Pinorsibly binasag yung salamin ng sasakyan para po mailabas yung ating biktima. Hindi po putok ng baril yung naririnig doon sa video na pinos. Imbes magpakalat ng maling impormasyon, hiling ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa mabilis na pagresolba sa krimen. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Pinatay na, ninakawan pa. Itong sinapit ng 29 anyos na babae sa Baguio City. Narito ang report. Patay ang 29 anyos na babaeng si Camille De Biscocho matapos sakalin ng sintas ng sapatos sa loob ng kanyang bahay sa Baguio City. Ninakawan pa siya ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Bago mangyari ang insidente, magkausap pa raw sa telepono ang biktima at ang kanyang asawa. Naputol daw ang kanilang pag-uusap nang sabihin ng biktima na may tao sa kanilang bahay. Hanggang siya hindi na siya makontak, blanco ang kaanak kung ano ang motibo sa krimen. Nagsisimula pa lang kami mangarap at ito pa rin yung mga pangarap bilang maging mag-asawa. Sana po, sumuko na lang po kayo. Sumuko na lang po kayo. Yun na lang po ang hinihiling ko sa inyo. Pagbayaran niyo po yung ginawa niyo po sa ano, Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naiwan sa bahay ang biktima kasama ang 2 taong gulang na anak. Umalis din daw ang kasambahay pero pagbalik ay nakita na niya ang nakahandusay na biktima. As of the moment, yung mga nakukuha natin sa mga bahay-bahay, kinukumpile muna natin sa opisina para bago natin i-release,
siguraduhin muna natin na yun nga sila talaga yung mga suspect natin. Base sa backtracking ng CCTV footages ng PNP, may nakita silang tatlong lalaking galing sa compound ng biktima. Malaking tulong daw ito upang matukoy ang mga suspect. May lumutang din na testigo na umano'y nakakita sa tatlong lalaki na nakasuot ng jacket. Yung person of interest natin ay yung tatlo and we are trying to identify those 3. Inaasahan ng kapulisan na malulutas nila ang kaso sa lalong madaling panahon dahil sa mga impormasyon na nakakalap nila mula sa mga concerned citizen. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Lumansa naman ang mahigit sa 8,000 deboto sa Minor Basilica of Manawag para sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception. Tuhayan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Maaga nagtungo si Mang Oscar sa Minor Basilica of Manawag para mag-alay ng panalangin at pasasalamat kay Inang Maria. Galing pa siya ng kanyang pamilya sa Quezon Province. Panata na niyang magsimba sa tuwing ipinagdiriwang ang Feast of the Immaculate Conception bilang pasasalamat sa pagaling ng kanyang karamdaman. 2 beses na siya nakaligtas mula sa pagkakastroke. Kasi importante para makahingi kami ng blessing kay sa Virgin Manawag. Para mapagaling ang mga karamdaman at mabigyan kami ng malusog na pangatawan. Stroke survivor din ang asawa ni Aling Delia mula sa Balungaw, Pangasinan. Lumalim pa daw ang pananalig niya sa Panginoon simula nang siya'y gumaling sa sakit. Oo, survivor talaga siya. Malaking bago sa iyo yung pagalingan niya, ma'am? Opo, ma'am. Malaki talaga. Sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception, libo-libo ang dumalo sa mga misa sa simbahan. Tampok sa homily ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang ating mahal na ina, Immaculado Conception, ay napupuno ng grasya. Ibig sabihin, may tuwa, may awa, may tiga. At sana ganun din ho tayo. Napupuno din ho tayo ng grasya. At masasabi din naman ho natin talaga na tayo ho ay pinupuno ng grasya ng Diyos. Sa tansya ng pulisya, umabot sa mahigit 8,000 ang nakiisa sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception. Ang PNP po ay dinideploy pa rin po namin na maximum ang aming PNP personnel upang mapanatili ang kaayusan, lalo na po ngayon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, 1 North Central Luzon. Nagpasiklaban ng galing sa pagluluto sa On The Spot Cook Fest ang iba't ibang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa ulat ni Claire Lacanilaw. Masarap at nakakatakam na mga putahe ang bumida sa isinagawang On The Spot Cook Fest na bahagi ng pagdiriwang ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Bawat kalahok, pinigyan ng kakaibang twist ang bawat sangkap na kanilang nakuha sa mystery box. Ang Hito ala Bicol Express, ibinida ni Catherine Burns mula Barangay Banawang. Yan po yung experience namin. Actually, first time namin na makisali. At imbis na itlog pugo, balot ang inilagay na sangkap sa chop suey ni Burley Caldon na mula Barangay San Miguel. Alam naman po natin na ang luto lang ng balot ay nilaga. Inihaw, nauso na rin po tayo sa inihaw. Pero para sa amin, para bigyan ng twist yung balot, nagluto din po kami ng chop suey. Imbis na itlog pugo po, yung balot po ang nilagay namin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang selebrasyon ay pagbibigay pugay sa kontribusyon ng mga magsasaka at mga puto producer sa paggawa ng pamosong puto Calasiao. Gusto po natin na maging active po yung ating mga magsaka at the same ang ating mga RICs at ating mga youth dito po sa pagluluto. At the same time din po magkaroon din po ng camaraderie ang mga farmers sa iba't ibang barangay. Ito pong Puto Festival ay ito po ang pinaka-main na tulong ng bayan ng Calasiao sa ating mga puto vendors. Kasi dahil po sa Puto Festival, dito po nakikita at dito nakikilala ang produkto ng bayan ng Calasiao. Sabay-sabay naman na nilantakan ng mga nakisaya sa selebrasyon ang putahe na inihanda ng mga kalahok. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dinagsa rin ang pagpapailaw ng Quintos Bridge at Giant Christmas Tree sa Dagupan City. Tunghayan sa report. Nagliwanag ang Quintos Bridge sa Dagupan City sa makukulay na pailaw. Siksika ng mga bisitang maagang nag-abang, kanya-kanyang kuha ng selfie sa Christmas pasyalan. Pinailawan na rin ang Giant Christmas Tree sa plaza. Agaw pansin ng mga namumutiktik na pailaw na ipinalibot sa lugar.
Dinayo rin ng mga bisita ang Paseo de Belen sa New de Venecia Highway. Tampok dito ang Belen na gawa sa iba't ibang barangay. Sabay-sabay rin na nag-countdown sa ginanap na Christmas lighting ceremony sa Ilocos Norte Provincial Capital. Bida ang higanting Christmas tree na napalibutan ng 200 Inabel Christmas balls. Tampok din ang iba pang mga Christmas decor na gawa ng mga PDL. Nasa 300 Christmas lights ang pinailawan. Sa biyahe pa lang, mawiwili ka na sa ganda ng mga naglalakihang Christmas display sa bawat bayan ng Ilocos Sur na makikita sa gilid ng National Highway. Daytime man o gabi, iba ang dating ng mga Christmas decoration. Gaya na lamang sa San Juan, Ilocos Sur. Kahit anong angulo, mapapahanga ka sa ganda. Ang mga tao, maya't maya ang pakuha ng larawan. Candyland inspired naman ang tema sa bayan ng Magsinggal. Napalibutan ng candy decor ang Christmas tree na kinagigiliwan ng mga chikiting. May mini train din. Samantala, kaliwat kanan naman ang mga residente at turista na nagsiselfie sa mga makukulay at kakaibang display sa Christmas lighting ceremony sa Asinggan, Pangasinan. Bukod sa mga nakakawiling Christmas lights, inabangan din ang makulay na fireworks display. May sarili pang pailaw ang fountain sa bayan. Gab de Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ibinahagi ng mga rescuer ang kanilang buwis buhay na rescue operation sa bumagsak na eroplano sa Isabela. Naka-alerto si Russell Simorio. Mula sa pagtawid sa dagat sakay ng maliit na bangka. Ang buwis buhay na pag-akyat sa matarik at madulas na bundok. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hanggang sa pagtawid sa rumaragasang agos ng ilog. Ganyan ipinakita ng composite team na binubuo ng PNP, BFP at Palanan MDR-RMO ang tapang, malasakit at bayanihan sa search operation sa Piper Plain na may tail number na RPC-1234 na bumagsak sa bulubunduki ng Sierra Madre. Nahirapan silang pupunta ron, sir, lalo na medyo lumalaki-laki pa itong mga sapa. Kaya, siyempre, walang daan na talagang possible na daan na talagang daan. So, maghahanap sila ng daan nila. Nagsimulang rescue operation isang araw matapos mapaulat na nawawala ang Piper Plane noong November 30. Lumipad mula Kawayan City Airport ang eroplano pero bigong nakalapag sa Palanan Airport. Hindi ininda ng mga rescuer ang panganib sa kanilang buhay. Matulungan lang ang mga naghihintay na pamilya ng dalawang sakay ng eroplano. Kahapon, tuluyan ng nalapitan ng mga ground rescuer ang bumagsak na eroplano. Wala ng buhay ang piloto na si Captain Levy Abul II habang patuloy na hinahanap ang pasaherong si Irma Escalante na pinaniniwala ang nakaligtas sa plane crash. Hindi siya nadatnan sa crash site ng mga rescuer. Kumakapit sa dasal ang pamilya Escalante. Talagang balita kaya lang hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa kasi wala pa naman resulta. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang detalye ang incident management team kaugnay rito. Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, natagpuan na ang bangkay ng magsasakang ilang araw ng pinaghahanap sa Baggao, Cagayan. Kinumpirma ng mga kaanak ang bangkay ni Carlito Joaquin, 56 anyos, na pinaniniwala ang nalunod matapos tumawid sa Paranan River na bahagi ng barangay Santa Margarita noong kasagsaga ng pag-ulan. November 28 nang mawala ang biktima. Hinala ng otoridad na lunod ang biktima dahil sa na-recover na kapote nito sa ilog at ang napigtas na tali ng kanyang alagang kalabaw. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Pinalilipat na ang ilang ambulance vendors na nakapwesto sa tapat ng Dagupan City Hall para maituloy ang konstruksyon ng gusali. Sundan sa report.
Kaliwat kanan ng warning sign sa paligid ng ginagawang bagong Dagupan City Hall. Pinag-iingat ang mga bystander sa posibleng pagbagsak ng mga debris sa loob ng construction site. Anumang araw muling itutuloy ang paggamit ng mga malalaking construction equipment. Kaya ngayon pa lang, inabisuhan na ng anti-littering task force sa mga ambulance vendor na nakapwesto sa tapat ng City Hall na pansamantala silang paalisin. May mga papasok na malalaking truck, yung mga heavy equipment na gagamitin, baka po may madisgrasya pa. Kaya nakiusap kami sa mga kapatid na Muslim na ibakanti po itong lugar na ito. Apektado ang mga ambulance vendor tulad ni Maricel na may maliit na sari-sari store. Nananawagan ang mga apektadong ambulance vendor ng extension na makapwesto para samantalahin ang dagsa ng mga mamimili ngayong holiday season. Pagka napaalis kami dito, wala kaming pagkakakita. Kaya kung pwede lang, sana, pagkatapos na lang ng baratilyo. Walang magagawa, talagang ganyan talaga. Ihahanapan naman umano ng paglilipatang pwesto ang mga apektadong tindera. Samantala, nagsasagawa ng clearing operation ng otoridad para masigurong hindi lalagpas sa kalsada ang kariton ng mga ambulance vendor. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga namamasyal sa mga pailaw at Christmas village sa palibot ng Kapitolyo ng Pangasinan, dagsana ngayong long weekend. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, marami na nga ang Christmas attractions na pwedeng pasyalan dito pa lang sa may Capitol Grounds sa Lingayen, Pangasinan. Una na riyan itong giant Christmas tree, ang 50-foot giant Christmas tree sa harapan ng Kapitolyo. Katabi lamang din ito itong giant Belen. Nako, kumukutikutitap nga itong mga attraction na ito dahil napapalamutian ng mga iba't ibang makukulay nga na pailaw. Siyempre sa bawat building din, Chris, ng Capitol Grounds, may kanya-kanyang Christmas decorations. May mga stars na giant, meron din tila nag-mini castle itong decorations. Kasi alam mo, Chris, competition din kasi ito sa best decorated na building dito nga sa may Capitol Ground. And of course, isa rin sa talagang sinasadya ng ating mga kababayan, itong Children's Christmas Village. Ito yung ating kinaroroonan ngayon. Dito makikita nga itong mga giant structures o giant Christmas decors. Gaya na lamang itong giant teddy bear. Mapapansin mo naman, Chris, ang dami nang nagpapapicture. Giant stars, lollipops, donuts, and other sweets, nutcrackers na kabilang nga sa mga symbols o symbols tuwing Pasko sa ating bansa. And of course, different sizes of Christmas trees, small sizes and other decorations, iba't ibang disenyo. At isa rin talaga sa inaabangan, Chris, dito sa my Children's Christmas Village. Nako, hindi ako magpapahuli. Itong artificial snow show! Bakit ka pa pupunta sa winter areas kung dito sa my Capitol Grounds ay may experience mo na itong artificial snow? Tignan mo yung mga bata, Chris, no? Even yung mga merong edad talaga namang enjoy na enjoy sa artificial snow. Hindi ba halata? Kabilang ako, Chris, sa mga nag-i-enjoy sa mga hahabol para sa artificial snow show. Nako, bukas po ang Christmas Village at artificial snow show. Pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 nga ng midnight. At maganda ito, Chris, dahil nasa may likod lang ito ng Kapitolyo at beachfront. Talaga namang ma-experience natin na medyo malabig itong temperature dito sa area. Chris? Pang-enjoy nga dyan, ah. Maraming salamat, Joan Punsoy. 5 puntos lang ang naging lamang ng Mapua Cardinals laban sa San Beda Red Lions sa Game 1 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Nahirapan ang Cardinals sa rebounding territory. Pero dahil sa double figures nina Escamis at Hernandez, na puwersa nila ang victory. Kaya makakabawi pa ba ang Red Lions sa Game 2? O may mag-uuwi na ng kampiyonato? Abangan ang NCAA Season 99 Finals Linggo, 2 p.m. live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. We'll be right back.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng maayos na panahon sa mga susunod na oras hanggang sa weekend. Base yan sa rainfall forecast ng MetroWeather. Ilang panig lang ng Northern at Central Luzon ang posibleng ulanin. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar sa Mindanao na maaring magdulot ng baha o landslide. Apektado pa rin ng hanging amihan ang extreme Northern Luzon. Ayon yan sa PAGASA. Habang easterlies o kaya mga local thunderstorms ang mararanasan sa ibang bahagi ng bansa. Maintenance activity sa mga linya ng kuryente, puspusang isinasagawa ng DECORP ngayong holiday season. May ulat si Russell Simorio. Habang papalapit ang Pasko, tumataas ang konsumo sa kuryente dahil sa kabi-kabila ang pailaw. Pati sa mga pwesto sa mga palengke, mataas ang konsumo sa kuryente. Gaya sa salon na ito sa Dagupan City, dumadami na raw ang mga customer na nagpapaayos ng buhok kasabay ng pagtanggap ng Christmas bonus. Kung walang kuryente, hindi kami makakapagtrabaho kasi madilim po. Ang Dagupan City Electric Corporation nakatutok sa maintenance activity sa mga linya ng kuryente para masigurong maayos ang distribution line. Nasa 80% nang tapos ang relocation sa mga poste ng kuryente na apektado ng road elevation sa Arellano Street. Tuloy-tuloy naman yung aming preventive maintenance all year round naman yun. Kagaya ng mga yung dito sa Metagupan City na kailangan mag-relocate ng mga poste. Samantala, magpapatupad ng 12 oras na power interruption ng NGCP sa Linggo, December 10. Apektado mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. nakawalan ng kuryente ang mga bayan ng Agno, Anda, Bani, Bulinaw, Burgos, Dasol, Mabini, Infanta at Alaminos City. Ito'y upang bigyang daan ng line maintenance sa Labrador-Bulinaw 69 kV line. Isasabay na rin ang maintenance activity ng Panelco. Wala kaming papalitan sa meron lang kaming mga bubunutin sa area sa Bulinaw. Kasi nga meron kaming mga bagong linya doon. Batay sa power situation outlook ng NGCP, nananatiling matatag ang reserba sa kuryente sa Luzon grid ngayong Christmas season. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, construction worker na umunoy tulak ng ilegal na droga arestado sa by-bust operation sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Narito ang exclusive report. Sa kuha ng amateur video, makikita ang dalawang operatiba na nagpanggap na posture buyer na papalapit sa pinto ng isang bahay sa Barangay Bakod Bayan, Cabanatuan City. Nang buksan ng pinto, tila may inabot ang lalaki na nasa loob ng bahay sa mga operatiba. Ito na ang hudyat na pumasok ang mga operatiba na nakapalibot sa gilid ng bahay. Target ng drug by-bust operation si Jerry De Guzman, construction worker at residente ng Barangay San Juan Acfa, Cabanatuan City. Nakuha mula sa suspect ang 20 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng mahigit 100 gramo at nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. Na-recover din sa suspect ang isang caliber 38 revolver at ang ginamit na marked money sa operasyon. Ang suspect ay kabilang sa bagong lista ng mga drug personality ng lungsod ayon sa PNP. Na-considered siya as HVT or high value target dahil lumagpas na siya dun sa gramo na nakaset para ma-categorize siya as high value target ng ating station. Aminado ang suspect na nagbebenta at gumagamit din ng ilegal na droga dahil daw ito sa hirap ng buhay at kulang daw ang kinikita sa pagiging construction worker. Ilang buwan ka na nagbebenta? Nahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mangingisda pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang bahay sa San Vicente, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. 2 tama ng bala sa tiyan ang ikinasawi ng 72 anyos na mangingisdang si Antonio Lucero. Ito'y matapos siyang pagbabarilin habang nakikipaginuman sa kanyang kaibigan sa kanilang bahay sa Barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Allegedly, nakakita dito mami is nakasakay ng NMAX na kulay white
and wearing black jacket at saka red helmet, ma'am. Ayon sa pulisya, dalawang katao ang suspek sa pamamaril. Tatlong basyo at isang slug mula sa pinaniniwalaang kalibre 45 baril ang narecover sa crime scene. Mismong mga kaanak ang nagsugod sa biktima sakay ng garong pero hindi na umabot ng buhay sa paggamutan. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng krimen. So, ngayon ma'am, titingnan din namin itong biktima ma'am kung may nakaalitan o may previously na nakakaalitan niya sa lugar nila. Wala pang pahayag ang pamilya. Wala rin silang tugon sa mga tawag ng news team. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, singers na P3, pambato ng Central Luzon sa The Voice Generations Finale. Sa linggo na yan, December 10. Tunghayan sa report. Pasok sa The Voice Generations Finale ang pambato ng Central Luzon na P3. Ayon sa trio singers, hango raw sa Power 3 ang P3 na sumisimbolo sa kanilang tatlo at power vocals. Ang P3 ay binubuo ni na Carl Tanhueco, RV Centeno at Tan Sultan. Excited pero kinakabahan daw ang P3 sa nalalapit na finale sa Linggo, December 10. Every time na bago mag-perform, sobrang excited talaga namin na makapag-perform sa The Voice Generation stage. And sobrang thankful din po kami dahil naging smooth yung journey po namin sa The Voice Generations. Inspirasyon daw ng grupo ang kanilang pamilya at mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanila. Hindi pampanga, solid kami kay P3! Proud na proud si Pampanga in P3! Nagpasample din ang singing trio ng kanilang power vocals. Ignite your bones, I will try to fix you. Sa December 10 na ang inaabang ang finale ng The Voice Generations Philippines sa GMA. Dito maghaharap-harap ang pambato ng parokya ni Chito na sorority, ang Music and Me ng Team Jewel Squad, ang vocal mix ng Stylebound at ang P3 mula sa Team Believe. Pero hindi lang judges ang may say kung sino ang magwawagi. Maging ang mga viewer, pwedeng bumoto sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. I-search ang GMA Network website at GMA Network app at mag-ready so that your voice could be heard sa The Voice Generations Live Voting, December 10, 7:20 p.m. live sa GMA. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 17 days na lang, Pasko na. Samantala, mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.